loves and besties, welcome back to my channel. So yes, you read it right. So ngayon, bibigyan ko kayo ng mga yan, Spanish words na meron siyang katunog and same meaning with Tagalog words. So most of my Spanish friends or Spanish speaking friends are asking me how I can even understand them. So, ay, por Dios. Esta en la sangre. So, ayun, it's in the blood. So, ayun nga. But, yeah, some of them are saying that when I speak in Spanish, it sounds cute. Well, I don't speak fluent Spanish. No habla español fluido, pero ayan nga, I can understand some but not all. And ayun, to give you some history or background why some of the Filipinos can understand Spanish or some of our native language is similar with their language. So we have, ang hirap mag-English sis, pero ayun nga, we have been colonized by Spanish before like 100 years. So I think hindi talaga natin maaalis that we Filipinos got the language. So ayun, without further ado, let's start. So empecemos. Ayan, meron lang akong nilista na onting Spanish words na merong same meaning and pronunciation pagdating sa Tagalog. So, ito yung mga words na ginagamit natin almost every day that we Filipino hindi natin na-realize na hindi naman talaga siya Tagalog or hindi natin na-realize na we are already speaking in Spanish. So, ayun, empecemos. Let's start. Number one on my list, años or años in Tagalog. Años. Okay, I used to say it años, but in Tagalog, spelled siya as años. So, años, ginagamit natin siya kapag sinasabi natin yung edad natin or sinasabi natin yung edad ng other party. Like, for example, if I introduce myself in Spanish, me llamo Yuri, 23 años. Kapag naman sa Tagalog, ako si Yuri, 23 años. It's just the same. So, we're using the word años almost every day. But, hindi ko alam if until now, pero alam ko kasi nung elementary ako, ganun pag nagpapakilala in Filipino eh. So, ayun, we're using años in the Philippines also. And the next is trabajo. So, in Spanish, it's trabajo. And in Tagalog, it's also trabajo. It's work. So, trabajo in Tagalog and trabajo also in Spanish. And the next is estado. So, estado is state, lagay, ganun. Sa Tagalog, estado din siya. Sa Spanish, estado din siya. Wait lang. Paano natin siya gagamitin? So, siguro pag nagtatanong ka, ano na bang estado ng relasyon nyo? Parang ganun, diba? And in Spanish, wait lang. ¿Cuál es el estado de tu relasyon? Diba? ¿Cuál es el estado de tu relasyon? Or pag tinanong mo siya in Tagalog, ano na bang estado ng relasyon nyo? Ganun siya. So, estado, pareho lang yun. Okay, next. In Spanish, problemas. In Tagalog, problema. So, hindi natin siya pwedeng gamitin problemas in Tagalog. Pero in Spanish, it's problemas. So, kunyari, pag sinabi mong... actually, pag ginamit mo na siya sa sentence in Spanish, parang pareho na rin sila ng pronunciation and ng sound. So, pag sinabi mo sa Tagalog na ay... Sinabi mo sa Tagalog, ba't ko sasabi ng English? Sinabi mo sa Tagalog, meron akong problema. And then sa Spanish, tengo un problema. So, meron akong problema. Tengo un problema. Pareho lang, diba? So, ayun. Next, experto. Sa Tagalog, experto rin. Sa English, expert. So,
Soy no experto en habla español. Hindi ako eksperto sa pagsasalita ng Espanyol. So, ayun. Next, cama. Cama. Sa bed. Yun, bed. Sa Spanish, cama. Sa Tagalog, cama rin. And then, next sa list ko, kumusta. So, bonus lang to, yung kumusta, kasi hindi naman siya talaga kumusta in Spanish. So, sa Spanish kasi, when you ask someone, kumusta, como estas. So, kapag feeling ko kasi, kapag inulit-ulit mo siya, como estas, ang kalalabasan niya ay kumusta. So, ayun, almost magkapareho lang siya. Kaya when a Spanish people ask you, como estas, alam mong kinakamusta ka niya. So, pwede mo sabihin, estoy bien, or bien, diba? So, yun. Kaya, madali para sa atin na aralin yung language nila because halos katunog lang nung araw-araw na language na ginagamit natin. And then next, banyo. Bathroom. Banyo. So, sa Spanish, banyo din. Sa Tagalog, banyo. So, walang pinagkaiba. And then next, cuarto. In Spanish, cuarto. In Tagalog, cuarto. In English, bedroom. So, yun. Pareho lang. And then, next, trato, or treat, trato. Sa Espanyol, trato, sa Tagalog, trato rin. So, ayun, kunyari, pag sinabi mong paano kanya itrato, or paano yung trato, parang ganun. So, pag may tinanong ka in Spanish, yun lang, meron lang difference sa paggamit ng language nila. Minsan kasi it depends on the person na tinatanong mo kung babae pa siya or lalaki. So, if you ask someone paano yung trato sa kanya, kunyari sa babae, como la tratas. Pero pag lalaki, como lo tratas. So, ayun, medyo yun lang yung pinagkaiba kasi sa atin sa Pilipinas, we commonly say, kamusta yung trato niya sa'yo or sa kanya. Parang ganun. Sa kanila kasi may difference with the gender. So, next, ayuda or tulong. So, ngayon, sa nangyayari ngayon, yung mga tulong na nanggagaling sa gobyerno, we are calling them ayuda. So, ayuda is a Spanish word for help. Pero yun nga, ginagamit natin siya as Filipino, di ba? Commonly used siya. So, next would be hija and hijo. So, in Spanish, ganun din. Hija, babae, hijo, lalaki. Sa Tagalog, ganun din. We are calling a girl hija and then we are calling a boy hijo. So, isa pa sa nakikita ko na lagi natin ginagamit na Spanish word ay tiyo at tiya. So, tiyo at tiya, minsan, syempre, in our language, tito, tita. Pero, if you go sa mga provinces or whatnot, I think sa Batangas ko narinig yun na ang tawag nila sa tito nila ay tiyo, sa tita ay tiya. Pero, ayun nga, some of us are still using that word, which is, ano siya, Spanish pala siya. And then next, novio. So, sa Tagalog, novio. Pero sa Spanish, novio. Same meaning lang, boyfriend. Ganon. Pag girlfriend, novia. And novia. Ganon. So, bonus ulit. We often use in Tagalog, intindi. The word intindi or comprehend. Pero, ayun nga, pag narinig nyo sa Spanish na entiende, pareho lang siya with intindi. Entiende, intindi, pareho lang yun. And then next, menor de edad. We are always using the word menor de edad in Tagalog, pero hindi natin na-realize na Spanish pala siya. So, menor de edad in Tagalog, mas bata or someone younger than you. So, ayun, di ba? Ngayon nga, bawal lumabas ang mga menor de edad. Ganon. Or bawal lumabas yung mga mas bata. Ganon siya. Pero, yun nga, I observe na we're using menor de edad often. So, next would be beso. So, pag nakikita kayo ng friends mo or kung sino man, you often do beso. So, in Spanish, kiss. So, ayun siya, beso. And then, lastly, claro. We often ask someone, claro.
Pero hindi natin nare-realize na Spanish pala siya for the word do you understand or clear. Ganun siya, claro. And then, ito pa. Una, ayun. Tagalog kasi, parang wala kasing ibang way para sabihin yung word na una. Una is first in English. So, ganun din siya in Spanish. Una sa Spanish, una sa Tagalog. So, same lang sila. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Pareho lang siya with Spanish. So, ayun. Those are the words na nalista ko na pareho ng pronunciation and meaning with Spanish and Tagalog. So, if you know other words, comment down below and I would love to know them also. Lalo na ngayon, I've been trying to review my Spanish language na skills. So, yeah. So, ayun. Hindi naman natin siya kailangan with our job. But I just wanted to learn the language. So, ayun. Sa mga gustong matuto ng Spanish dyan and you don't wanna enroll to online classes or whatnot, you can just listen to podcasts, watch YouTube videos, and also download Spanish na songs. And then, ayun, pag araw-araw mo na siyang maririnig, you'll get reviewed and you'll know somehow na pag may narinig ka ng Spanish words or may nagsalita ng Spanish, you can understand them na pala. So, ayun guys. So, aside from Spanish, I've also been studying other languages. Wala lang, gusto ko lang. I just wanted to, you know, to learn different languages for my own reason. Yeah. Wala namang reason, I just wanted to. So, comment down below what are the languages you want me to make a video about. And if alam ko yung language na yun, I'll try my best to do so. Actually, yung video na to, this should be me speaking in Spanish for 1 hour. Pero feeling ko hindi ko kasi kaya. I'm not yet that fluent in speaking Spanish. So, yeah. But I'm still studying continuously. And hopefully soon, diba, we can speak fluently na. So, that's all for today. Thank you for watching. Muchas gracias. Bye-bye, boo. Adios.